Tinukoy na ng Special Investigation Task Group o SITG Bragas ang umano'y mga sospek na nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay kay Architect Blanche Marie Bragas noong Mayo 16 sa taong kasalukuyan. Sa isinagawang press briefing ng SITG Bragas, itinuro si Renato Bayansaw o mas kilalang si Empoy, Dennis Panzan, na namatay matapos matagpo ang nakaposas at nakatip ang mukha. Kent Espinosa, isang estudyante na nananatiling missing at isa pang hindi pa nakikilalang lalaki. Ibinunyag ng SITG Bragas na kinilala ng kanilang witness na si alias Michael na pasahero umano si Bayansaw at Espinosa sa tuktok na sinakyan ni Bragas noong gabing nawala ito, habang ang isa pang witness na si alias Joan ay kinilala din si Panzan na sangkot sa pangyayari. Sa kabilang dako naman ay ibinunyag ng magulang ni Espinosa na nasa kanilang bahay umano ito at natutulog noong gabing nangyari ang krimen laban kay Bragas. Ingon nila nga Mayo 16 na may pagkahitabo. Asa man si Kent at no? Naari kito sa sapalay, sir. Sayo kito siya natulog. Habang ang kapamilya ni Panzan ay ibinulgara na nasa kanilang poder ito dahil may ginaganap na despedida party. Ipinakita ng pamilya ni Dennis ang video na andoon pa ito habang ginaganap ang despedida party. Sa ngayon ay patuloy pang pinaghahanap ng SITG Bragas ang yelo na tuktok na posibleng ginamit umano ng mga sospek noong nangyari ang krimen, na pati na rin ang sospek na hindi pa nakilala. Ayon pa sa SITG na posibleng planado ang krimen, ngunit hindi pa nila maituro kung sino ang mastermind at posibleng umanong lulong sa illegal na droga ang mga ito nang gawin ang karumal-dumal na krimen. Ito si Brigada Chris Domingo Mariano ng Brigada Philippines, The Music News Authority.